Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po magbe-bake po tayo ng milk bread. Ayan, sisimulan po natin yung pagbe-bake ng milk bread natin sa second proofing na po tayo. Paki-check nyo na lang po yung description box kasi nandun na po yung how to knead the dough na aking video para masundan nyo po yung paggawa natin ng milk bread na ito. So ito po, iti-check po natin ang finger test. So alam na po natin yung finger test kung paano natin gagawin yon. So pag okay na po yung dough natin, pwede na po natin i-divide na po natin ito. So ibaba po muna natin ito sa ating kneading place or kneading board na gagamitin nyo. Tanggalin yung excess na air. Dito po sa aking dough, gagawin ko lang pong dalawang divide lang ang gagawin ko. So, titimbangin ko siya para medyo pantay yung pagkakahati ng aking tinapay. So, sa inyo po, nasa sa inyo kung pang benta gusto nyo yung timbangin or tatansyahin nyo na lang. At pwede rin nyo pong gawing apat. Pwede nyo rin po itong gawing hatiin nyo po sa apat. Pwede din apat or kaya dalawa. Kasi po pag inanim nyo na, hindi na po siya masyadong maganda. So, ito pong ingredients ko ay good for 4 lang po or for 2 lang na division ng ating dough. So, ito po pagka na-divide na po natin ng ganito, ng dalawa na, ibibirit po uli natin ito, i-roll natin ng katulad ng ginagawa ko para malis po natin yung iba pang excess air na nasa loob ng ating dough. So patuloy lang po natin gawin yung ganito. So pag okay na po, takpan po natin ang plastic wrap at gagawin po natin yung ating tinatawag na bench time. Bench time po na 15 minutes. So after the bench time, ito na po yung dough natin. Medyo lumaki na naman po uli siya. So ipa-flatten po uli natin ito. So gagamit po tayo ng rolling pin katulad nito. Kailangan po mag-i-stop over kayo sa dulo. Huwag nyo pong iro-roll ng dire-diretso. Meron po tayong ititirang konting bundok. Ayan, mag-i-stop over po. Para po, pag ni-roll natin sa kabilang side, meron po tayong may roll na dough para mashroom po natin yung rectangle size. So yung haba po na kailangan natin 15 to 20 cm lang po. So kung dalawa nyo i-divide, 15 to 20 cm lang po yung kailangan nating haba. Huwag po masyadong mahaba. So i-pull natin ito ng dalawa at tapos po ipipress lang po natin uli ito ng ating kamay. Palad po natin, yung mayroong buto, yan po yung magpe-press para po maalis talaga yung excess air dun sa loob ng dough. Kasi po pagka hindi natin ginagawa itong pagpe-press, pag naluto po yung tinapay, meron po siyang butas na bilog-bilog. May butas po na bilog-bilog na ibig sabihin natiran ng air dun sa loob ng dough. So isarado po natin maigi ito para wag po itong bumuka. So, itong dulo po, ipopold po natin ito. Ganito po, ayan. Ipold natin ng ganito yung dulo para bilog po siya. Ganon din po gagawin natin sa kabilang side. Ipopold po natin. So, ganun lang po. So after po nito, naayos na po natin ng ganito, sigurado natin sarado. Ililipat na po natin ito sa baking pan. Kaso po, iikutin po natin ha, yung pinagdugtungan po, yun po yung ilalagay natin sa ilalim. Ganyan po, siya po yung nasa ilalim ng baking pan. Kailangan po merong baking sheets. Lagyan nyo po ng baking sheets yung ating baking pan. So, ito uli yung next. Ayan, gagawin ko naman siyang pa-side para makita niyong maigi. So, ayan, pag ni-roll, magtira sa dulo. Huwag niyo pong ibigay lahat. Magkabilang dulo, mag-i-stop over po tayo.
para meron tayong ma-stretch dito sa side. Ayan. Ganyan po yung gagawin nyo, ha? So, ipo-fold po uli natin ito ng by 2. At press pa rin ang press. So, sundan nyo na lang po yung kagaya ng ginawa ko kanina. Dire-diretso lang po natin gagawin. Ganyan. Tutupi yung dulo. Kailangan saradong-sarado para hindi na siya bubuka pagka niluto na. At yung dulo, itutupi po natin. Ipo-fold natin ng ganito. Yan, ganyan lang po gagawin natin para bilog yung dulo po. Hindi matulis. Bilog po yung dulo. Yung second proofing time po natin ay 30 minutes sa 40 degree pa rin po. So, ito po sila. Lagyan po natin ng plastic wrap pagka nag-second proofing po tayo. Ito na po. Tapos na yung second proofing ng ating dough. Nakita nyo po, tumaba na po sila. Katulad ko, mataba na rin sila. So, okay na po ito. Sprinkle po natin ng bread flour para po merong cover yung ating dough sa pagkasunog po. After sprinkled, pwede na po natin lagyan ng guhit. Hiwaan po natin. Kung meron kayong matalas na kutsilyo or yung bread knife or yung talagang blade na ginagamit sa pagluluto nitong ganitong klase ng tinapay. So ako wala po noon, kaya ito yung matalas na petty knife ko lang po yung ginamit ko. So dahan-dahan lang po, wag po natin isasagad. Sa taas lang po. Lalagyan lang po natin ng guhit. Any design din po pwede nyo gawin. Nasa sa inyo po yun. So ako, basic lang po yung gawa ko. Ayan, straight lang po muna yung ginawa natin. Isa po dito sa bread na ito, lalagyan ko po ng sugar. Granulated sugar po yung ilalagay ko. So, ibang flavor. Yung isa, matamis. Yung isa, pwede natin gamitin sa sandwich. Sa timing po na ito, pag nilalagyan na natin yung sugar, hiniwaan na natin, kailangan po naka-preheated na po yung ating oven. Sa 190 degree at ibibake po natin ito ng 15 to 18 minutes. Ito na po yung ating finished product. Andito na po yung merong granulated sugar. Sa tabi niya po yung walang granulated sugar na yung pagkakahiwa natin kitang-kita po. So sana po nagustuhan nyo ang ating recipe ngayon. Subukan nyo pong gawin. Ang tinapay pong ito ay napakalambot at napakasarap. Kung kayo po ay bago sa aking channel, don't forget to subscribe, like and share ng aking mga video. And hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga uploads ko. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa susunod kong upload. Paalam na po!